Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, How Time Flies, diba? Parang kailan lang, nung pinakilala si Joshua Garcia sa Pinoy Big Brother, and of course, from there, sinabi nga na tama ang tingin sa kanya ni Direk Lauren Joggy dahil talagang sisikat at sisikat. Sa simula kasi, kung titignan mo, very ordinary sana ang look nga, parang sabi nga lang, parang John Lloyd Cruz. Parang ganun din yung sinasabi nila kay Alden Richards dati, di ba, na parang John Lloyd Cruz. So ganun, laging may comparison. Pero eventually, napapakita talaga nila na hindi lang yung look ang importante. Kailangan talaga bongga ang talent mo. At syempre, ayun na nga, dahil 26th birthday niya ngayong October 7, kanya-kanyang pasabog paandar ang kanyang mga best friends sa showbiz. At syempre, nanguna na dyan si Danielle Padilla, nakikita nyo nga kanina na talagang ang happy kaarawan brother. And of course, may mga birthday greetings din sila Rhea Taide, Zanjo Marudo, Yubes Acercon, at yung mga handler niya sa Star Magic. So of course, yung mga ini-endorse niyang product, like katulad niya, maligayang bati to our favorite heartthrob. And of course, ito, cheers to another year of No Situations, happy birthday Garcia Joshua, di ba, bongga. So ayan, yun nga, and let's face it, no, isa si Joshua sa pinakamabentang endorser sa mga panahon ngayon, di ba, lahat ang dami-dami niyang endorsement. Pero syempre, hindi nagpakabog ang girlfriend niya, of course, yan si Emilien, di ba. At syempre, pasabog din ang kanyang Instagram story, talagang sinalubong niya ang October 7, kumbaga mga 11 or parang 12, before 12 midnight talaga, nag-post na siya sa kanyang Instagram story ng birthday greetings niya. At bongga ha, di ba? Collage of photos, pinakita niya talaga kung gano'n na sila ka-comfortable sa isa't isa. I like it, the first photo na nakasando. At parang nakapambahay lang talaga sila. Kasi nakasando si Joshua, di ba? At very comfy nga, na nakasalamin lang at ini-enjoy ang moment na yun. Of course, second photo na nasa sasakyan sila. Siguro isa sa mga travel nila. Pero mas bet ko talaga itong third photo, yung selfie, mirror selfie ni Emily. And siya may hawak ng camera. Talagang, tsuk! Diba, yung kamay braso ni Joshua ay nasa leeg niya. Talagang sobrang, yung ganyan kasing mga moment, talagang magugustuhan mo. Kasi mga diba, yan yung mga moment na hindi pa, actually more on paarte yan. Pero, bentang-benta, hindi laging pa-cute. Yung mga ganyan, naka-peace sign, naka-ganto. But by the way, yung sing-sing na yun, di ba, alam naman natin na parang couple ring din yun. But anyways, ayan, pasabog nga rin ang IG story ni Emilien na talagang sa kanya nang gagaling ang mga ganyang photos. Now, which is okay lang naman kasi it's Joshua Garcia's birthday and she's she's free, she's capable, and talaga namang may mga dapat siyang. At then again, ulitin ko lang kasi nung interview namin si Joshua sa Fruitcake, diba, sa press ko ng Fruitcake, na by the way, ay gusto sanang hoping na makasali sa Metro Manila Food Festival, ayun, sinabi naman niya, tinanong kasi sa kanya yon, at sinabi naman niya na hindi niya dinideny si Emilien, pero mas prefer niya talaga na huwag pag-usapan kasi very private nga daw, mas gusto niyang private ang relationship niya, but now, mahirap kasing maging private, especially katulad niyan. May mga photos na may nilalabasan. So, yun nga lang, siguro pwede naman talagang, normal lang naman na pinapakita yung mga ganyan. Pero syempre, gusto pa rin nila pagdating sa interview, hindi masyadong chika. Kung ganun naman ang mga artiste, di ba? Parang lagi, sinasabi nila, ganito, ganyan. Huwag masyadong pag-usapan because it's not part naman ng project. But of course, maganda rin kay Joshua, hindi siya yung tipong nag-i-inartes. Sasagutin niya yung tanong in his own way. Kumbaga yun nga, ang pakiusap niya lang, huwag na masyadong pag-usapan, pero ang importante, hindi niya dinideny yung girl. Yung statement na yun, very strong na yun. Hindi man niya sinabi na, yes, yung exact word na mag-jowa kami o girlfriend ko siya. Pero mga ganun, hindi niya dinideny. Okay na yun. And of course, pag tinatanong naman kung gano'n na sila katagal, sinasagot naman niya yung kung gano'n na rin sila katagal, na hindi na tinanong kung for the record kung relationship yun, basta kung gano'n sila katagal. So kasi sa mga ganito, minsan dapat yung pag-i-interview mo, wag mong sagarin din kasi mas magiging off. Kaya siguro si Joshua sumasagot din sa mga tanong kasi nga,
very nice naman ang mga tanong sa kanya. Kaya sinasagot niya na very ano, respectable din naman yung mga questions. But anyway, ang importante nga dyan, masaya, happy. But eto, ayun nga, of course, ngayon ay nasa si Danielle at si Sandro ay nasa Cebu dahil meron nga silang exhibition game doon, basketball. At isa sa mga gustong-gusto kong post, birthday greetings ay yung kay Ria Taide. Sabi niyang ganyan, sana masarap parati pagkain mo at sana parating fully charged ang phone mo kahit di ka magaling mag-reply. O ayan, di ba? So, may mga pa-under nga siya. Kasi siguro, may mga lalaki talagang gano'n. Ang dami kong kakilala na pag chinachat mo, hindi nagre-reply. Yung ang tagal-tagal mag-reply. Hindi sila, ano, laging, ang reason, yun nga, ganito, ganyan, maraming reason. But, of course, pagkaibigan mo, kaibigan mo rin talaga kahit ano pang gawin, kahit hindi pa sila mag-reply. Pero kaya lang, bawing-bawi naman once na magkita kayo, yung, hindi naman siya yung tipong nagsiselfone pa rin sa harap. May mga tao talaga, may mga, especially guys, na hindi mahilig ano ng cellphone, may mga ganon. At siguro, isa nga si Joso sa mga yun. At very nice yun, di ba? Para kasi yung focus of attention niya, pagkasama siya, nasa mga kaharap niya. So, hindi katulad ng ibang artista na, ano na nga, kahit sa press con cellphone pa rin ang hawak pa na yung tutok, yung mga ganon. But anyways, ayan mga pagbati sa kanya. So, okay na ha, talagang happy na si Joshua with Emilian. At sana nga, ay magtagal sila, mukhang caring-caring na at bagay na bagay silang